What's up, mga idol? So, andito tayo sa opisina ngayon. Meron ako pasok. Bakit ako masaya? Dahil meron tayong binili. Bumili ako ng GoPro Hero 2018. Bakit GoPro Hero po yung binili ko? GoPro Hero 2018. Kahit na meron mga GoPro Hero 5, GoPro Hero 6, meron 7, meron 7 Black, may silver, may white. Marami siyang option. Pero, unang-una, kaya ako kinuha to. Ayoko kasi nung camera, mga idol. Hindi ako masyadong sanay dun sa malaking camera na binibitbit. Parang mabibigatan ako pag gumamit ako ng ganun. Tsaka siguro nakakailang. Kasi hindi man tayo expert na vlogger. At tsaka isa pa, hindi siya masyadong pricey. Hindi siya, kumpara dun sa mga GoPro Hero na kasabay nito. Ano siya, mas mura. Yun lang, kaya pati ng budget ko. Kasi po yung telepono ko, medyo nagluloko na yung ginagamit ko ng pang-vlog. Nagluloko na siya. Tapos, mabilis siya ma-drain. Kaya hindi ako masyado makapag-vlog sa labas. Ilang na ikuha kasi yung bilis niya ma-drain. Tapos ito mga idol, ano na siya 1080 na. 10 megapixel. 1080 na siya. Tapos, waterproof na rin. Katulad ng mga GoPro na pakaraniwan. 1080 na, so HD na siya. Pag nag-edit naman ako mga idol, 1080 na rin lang naman ang ginagamit ko kasi yun ang mabilis sa YouTube din. Mabilis i-upload, mabilis i-edit. Tapos, yung GoPro Hero 2018, nga pala, base dun sa mga review ko, sa mga ni-research ko, mga nabasa ko at saka napanood ko sa YouTube, nako-convert siya ng GoPro Hero 5. Kasi pareho rin daw ito ng GoPro Hero 5 na unit. Kaya lang, hindi ko naman gagawin yun pa bago... Kasi gusto ko muna i-enjoy siya. Kasi mamaya hindi siya gumana, magloko yung software. Papalitan mo lang daw ng firmware. Pero ayoko munang gawin, i-enjoy muna natin. Okay naman ako sa 1080. So, i-explore natin yung mga specs nito. Tapos magpapadala ako ng ipapakita ko sa inyo yung footage yung camera. Try natin. Sana maging okay na tayo. Kung okay na, hindi ko na i-convert to ng GoPro Hero 5. Okay na ako dito. So, unbox na natin. Meron siyang instruction pero tapos GoPro Studio. Ang ganda. Tapos manual. Siyempre may manual. Natang siguro ng mga binibili natin items, mga gadget pero manual. Tapos meron siyang yun, battery, cable, tsaka mount na merong curve, merong flat mount. Yun, yun lang. Tapos ito na. Ang pambaganda dito. Natin battery pangalaga. Hindi ko alam kung pareho tumakay na ng battery na pareho lang sila ng battery at mga GoPro lang kayo din. Sula sa judge. So ito lang mga idol, ito lang laman niya. Ito unit mismo, tapos yung case, tapos may mga mount na dalawa, libre. Meron ding isa rito. Hindi ko alam, pwede tanggalin ito. Pero meron siya.
So, update ko na lang kayo. One eternity later. So far, nakita ko yung mga specs. Simple lang siya gamitin, user-friendly. Tama lang sa akin kasi hindi ako masyadong techy. Hindi ako masyadong maano sa mga technical ng camera, ng mga ganito, mga gadgets. Pero tama lang, para lang siyang cellphone na ginagamit. Yun lang naman ang gusto kong setup. So hindi ko pa matry yung idol sa labas kasi masyado kasi mainit ngayon, hindi ako makagala sa labas. Siguro subukan natin ito next time sa labas. Ito na yung gagamitin ko pang vlog. Sa mga susunod na video, baka ito na yung makita nyo ginagamit ko. So, tingnan nyo na lang quality. Okay siya, madali siyang gamitin. Tapos, may tinignan ko rin na mga video. Okay naman, 1080. Although, mas mataas nga yung resolution ng phone ko, pero pwede na siya pang vlog. Wala siya, karniwa na GoPro. Ito yung lens. Tapos ito yung screen. Ito yung button para mag-record or mag-picture ka. Mag-start mo yung yung picture. Tapos meron siyang start button dito. Ito mo. 1080 60 frame per second. Tapos siya makikita mo yung signal niya. Tapos 3 hours and 58 minutes. 59% yung battery. Dito yung mga kinuha mo na picture, mga videos. Setup video, photo, burst, time-lapse photo. Pag sinwipe mo siya pababa, andun yung connect to cellphone, tapos preference, andun na. Camera tour, about GoPro updates, time, set mo na format. Voice control, meron siyang voice control mga idol. On natin. Yan yung mga yung list of commands. GoPro. Ayan. Tapos yun lang ang resolution. 1080, dalawa lang. 1440 tsaka 1080. Tapos pag 1440 pinili mo dito sa FOV, wide lang siya, wala siyang ibang settings, field of view wala. Tapos pagka 1880, 60 frames per second ang field of view niya, wide, meron siyang medium, merong narrow. Tapos yung frame per second, pwede siyang 30, pwede 60. Depende po sa setup. Pag dito, swipe left. Video stabilization, meron. Tapos auto light. Ako lagi naka-on yan, auto light at stabilization. So yun lang, pang beginner siya, pwede na siya. Maganda siyang pang beginner, simple lang siya gamitin. Tapos may ano pala yung voice command. Testingin natin. GoPro start recording. Ayun. Record na siya.
GoPro, stop recording. Stop na. GoPro, take photo. GoPro, jump. Hindi, joke lang po yun. So yun lang mga idol. Mga basic lang. Pang beginners lang siya. Tapos, saan natin patayin? So yun lang mga idol, dito ko natataposin yung vlog. Maraming maraming salamat sa pagsama. Patuloy niyong suportahan yung mga Filipino vloggers. Please like, comment, and subscribe. Huwag niyo po kalimutan. God bless you.